Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay MAPE Music 2, Quarter 3, nasa Week 7 to 8 na tayo. Ang pag-uusapan at pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paglakas at paghina sa awitin. Handa na ba kayo mga bata? Okay, bilang panimula, kaya mo bang baguhin ang lakas o hina ng iyong tinig habang umaawit? Kailan dapat lakasan o hinaan ang pagganta? Bakit mahalaga ang paglakas at paghina ng tinig sa pag-awit? Suriin ang mga larawan sa ibaba. Pagpihit ng volume ng radyo ng paklakwise. Pagpindot ng plus sign ng remote control. Pagpindot ng minus sign sa screen ng cellphone. Alin sa mga ito ang may tunog na papalakas? Tama, ang pagpihit ng volume ng radyo ng paklakwise. Ang pagpindot ng plus sign ng remote control. Alin naman ang may tunog na papahina? Pagpihit ng volume ng radyo ng pa-counterclockwise. Pagpindot naman ng minus sign sa screen ng cellphone. Nalaman mo sa mga nakaraang aralin ang kahalagahan ng pagbabago sa lakas at hina ng tinig sa pagganta. Ito ay upang maipahatid ang angkop na damdamin mula sa pang-aawit patungo sa mga nakikinig. Ngunit kailan ba dapat lumakas o humina ang tinig sa pag-awit? Mababatid mo na ang paglakas o paghina ng pagkanta ay naaayon sa damdamin o mensahe ng liriko o pahayag ng isang awitin. Kung ito ay masaya, masigla o nakagugulat, nararapat lamang na ito ay awitin ng malakas o papalakas. Kung ito naman ay malungkot, matamlay o taimtim, nararapat lamang na ang pag-awit nito ay mahina o papahina. Subukan natin gawin ang gawain sa pagkatutubilang isa. Basahin ang mga sumusunod na linya ng kanta. Lagyan ng simbolong less than kung ito ay dapat awitin ng papalakas. Lagyan naman ng simbolong greater than kung ito ay dapat awitin ng papahina. Sagutan ito sa iyong sagutang papel. Number 1, pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Ganyan din ba sagot niyo mga bata? Number 2, di ko na nakita, pumutok na pala. Number 3, maligayang, maligayang, maligayang bati. Okay, ganyan din ba ang mga sagot niyo mga bata? Okay. Number 4, puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. At number 5, may panyeta, pasya, uwi. Number 6, o pare ko, meron akong problema. Okay? Ganyan din bang sagot niyo mga bata? Magaling! Sa gawain sa pagkatutubilang dalawa naman, suriin ang mga sumusunod na paraan kung ng paglikha ng himig ng boses. Isulat ang letrang L kung ito ay may inklinasyong tumungo sa paglakas ng tinig. Isulat naman ang letrang H kung ito ay may inklinasyong tumungo sa paghina ng tinig.
Upang makatulong sa tamang pagsagot, subukan mo rin gawin ang mga sumusunod. Number 1, pagkanta ng mabilis na ritmo. Tama, L. Number 2, pagkanta ng mabagal na ritmo. H. Number 3, pag-abot sa matataas na tono. L. Number 4, pag-abot sa mababang tono. H. At number 5, pagbigkas ng salita matapos ang mahabang paghinga ay dapat L. Okay, ganyan din bang sagot nyo mga bata? Tingnan nga natin ang number 6, pagbigkas ng salita matapos ang maikling paghinga. Tama, H. Ganyan ba mga sagot nyo mga bata? Magaling. Ngayon naman, mapapansin na napakalakas ang tinig kung mabilis ang pagbigkas, mataas ang tono, at may mababang paghinga, mahabang paghinga bago kumanta. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Ang awitin sa susunod na pahina ay may temang pagkamakabayan at pagmamahal sa bansa. Ito ay naahati sa 4 na bahagi. Suriin ang buong liriko nito. Punan ng mga salitang mas mahina, mahina, malakas, at mas malakas ang bawat bahaging may salungguhit ayon sa wastong paglakas o paghina ng awitin. Number 1, ang bayan kong Pilipinas, lupain ng hinto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilat. Ang may nakasalangguhit ay ang bayan kong Pilipinas. Number 2, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa lusa. Ang may salungguhit ay, dayuhan ay nahalina. Number 3, ibong may laya, mangmaylaya, lumipad, kulungin mo at umiyak. Lahat ay may salungguhit. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnanasang makaalpas. Number 4, Pilipinas kong minumutya, ugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Ang masalungguhit ay adhika, makita kang sakdal laya. Mas magandang pakinggan ang isang awit kapag ito ay gumagamit ng iba't ibang antas ng lakas o hina. Nagiging mas magandamin ang musika dahil dito. Gawain sa pagkatuto bilang 4, awitin ang kantang paru-parong bukid ng may wastong pagbabago sa lakas at hina ng tinig. Lakasan ang pag-awit ng mga salitang malalaki ang letra at nakasalungguhit. Diba alam nyo naman mga bata ang awiting paru-parong bukid? Kung hindi, magpatulong sa inyong mga magulang o mas nakakatandang kapatid. Okay, nagawa nyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman, sa gawain sa pagkatuto bilang. Ang awitin sa ibaba ay may 4 na bahagi. Kantahin ang bawat bahagi sa iba't ibang antas. Magsimula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas na tinig.
mas mahina at mahina. Ang awiting Leron Leron Sinta. Malakas, mas malakas. Okay. Ngayon naman sa gawain sa pagkatutubilangan. Awitin sa ibaba ang may apat na bahagi. Kantahin ang bawat bahagi sa iba't ibang antas. Magsimula sa pinakamahina hanggang pinakamalakas na tinig. Pinakamahina. Mahina. Pinakamalakas. Okay, nagawa nyo ba ng maayos at tama mga bata? Palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon naman, bilang panghuling gawain, punan ang mga patlang ng mga wastong konsepto upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Ang mga salita ay mabisa, salita, at tini. Okay, basahin natin ng buo ang talata gamit ang mga salitang pagpipilian bilang kasagutan. Tulad ng pananalita, ang musika ay ginagamit sa paghahatid ng mensahe o saloobin, kung kaya't mas mabisa ang paglalahad ng damdamin kung may angkop na lakas ng tunog o diin ang mga salita. Tandaan, ang isang mahusay na mang-aawit ay may likas at madalas na pagbabago sa lakas at hina ng kanyang tini. Tama ba ang inyong mga kasagutan, mga bata? Magaling! Ayan, sana naman ay may natutunan kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian sa aralin ito ay Pivot for a Learner's Material. Music 2, Quarter 3, Week 7 to 8. Thank you for watching and God bless everyone.